kwento regarding ito sa true story sa kakilala ko, no? Na nakulong, nawaran siya ng dahil sa karoon ng kaso. So itong taong ito, guys, ay before mag-away pamilya, no, mag-asawa sila na nagkaroon na kulong dahil sa kapabayaan or hindi niya alam na mayroon na pala siyang demanda. So in short, hindi niya na-receive ang subpoena. Kaya na pumunta sa warrant, hindi siya nakapag-submit ng counter affidavit, eh yun na, kulong. So ano ang lesson learned dito? So bago ang lahat, ito ang buod na kwento nito, no? Bago dumating yung kanyang pagkaka-aresto o pagkakulong. So ako nga pala, akong first time kayo, ako nga pala ang inyong online criminologist, no? Polisya ko. So make short lang tayo sa videong ito, no? Bibilisan lang natin. So itong si letter B, si Boy, no? Ang involved, tatlong tao lang ang involved dito. Dalawang babae at isang lalaki. So yung isang babae at isang lalaki ay mag-asawa. Sabihin natin, si A, asawa si B. So ngayon, nagkaroon sila ng, sabihin natin, mag-asawa itong dalawa at pagkatapos, si naman, si babae, ay nagkaroon ng closeness doon kay C. So ngayon, nagsilos ito si Boy sa kay C, si babae na. Sabihin natin, titibo-tibo. Tapos nagkaroon na pagsisilos. Nakumprontahan siguro, no? At nasaktan ni Boy si girl. Sabi natin yung C. Saktan at nagkaroon ng physical injury. Hindi naman malala, no? Sabi na natin, natanggal yung ipin, natanggal yung isang ipin. So physical injury resulting to damage or something. So ngayon, nagkabaranggayan sila. So both side, in short, hindi nagkasundo sa barangay. Kasi the reason behind, kung ano man, o sabihin na natin, mataas yung presyohan, mataas yung hinihingi ni C. Ang gusto ni B, ang kaya lang ni B ay 15 or 20. Ang gusto ni C ay napakamahal, sabihin natin, 100K or 80,000. So in short, hindi sila nagkasundo sa barangay. So pending sa barangay. Without knowing ni Boy, ay ito pa lang si B ay nagsampa ng demanda. So, pero nararamdaman na yan ni Boy, pero hindi siya nagkumpiyansa, no? Nagsampa ng demanda. At pagkatapos nun, hindi si Boy naman ay umalis doon sa poder ng kanyang babae, ng asawa niya, at na nangupahan sa ibang lugar. So in short, yung demanda, yung complaint affidavit ay hindi, yung subpoena ay hindi na receive ni noong lalaki. So nakinagresulta, hindi siya nakapag-submit na counter affidavit, kaya hindi niya nalaman na may demanda na pala siya. At after along natin days, weeks, lumabas yung subpoena. So, tig-serve ngayon doon sa kay lalaki. So, ngayon, iyon yung pagka-resulta ng pagkakulong. Pero sa ngayon naman, ay nakabail naman yung lalaki. So, I think tuloy pa rin yung kaso. So, ano ang lesson learned dito sa ganitong senaryo? Unang-una, kapag may kaso, ayusin agad. At ngayon, kung talagang ito ay hahantong sa demandahan, maging updated sa pagpapile ng kaso kung talagang may nakapile o wala para makapag-submit ng counter affidavit. So, hindi rason yun na kapag hindi ka nakapag-submit ng counter affidavit or hindi ka na subpoena, hindi mo na-receive yung subpoena ay hindi ka na mawawaran. So, para maiwasan yung warrant, para siyempre updated kung hindi naaabot doon sa pagka-aresto ng isang tao. Iyon po ang lesson learned.
Marami pong kwentong ganito na marami talaga nagpa-file na kaso na antipati po upilyo o alam nila yung procedure na pagpapakulong na kahit maliit na kaso pwede kong makulong sa mga ganitong senaryo. Ganun talaga yung ginagawa. Nililigaw nila yung subpoena. Hindi nila pinapareceive or kaya minamali nila yung address. Kasi ang last nila, last known address, kahit hindi naman doon nakatira yung suspect. So para ma-warrant yung, at take note pa, ah, normally pinapaserve ang warrant nito Friday. So Friday, Saturday, Sunday, mahaba pa yung panahon. Talagang medyo hahaba ang pagkakulong noong suspect. So tandaan po natin itong senaryo, maliit na bagay lang po ito pero napakalaki. Makakaiwas kayo sa kahihiyan o makakaiwas kayo sa pagkakulong kung magiging updated kayo sa kaso. Kung sa palagay nyo na kung sino mang kaibigan nyo o ano i-advise nyo na kapag hahantong sa demandahan pag maliit na kaso ay maging updated doon sa pagpapile. Mag-update doon sa kaso, mag-follow up para hindi na umabot sa warrant. Okay? So maraming salamat. Thank you for watching. At sa mga crime assistant kung kinakailangan nyo. At maraming salamat po sa mga nag-join sa atin at nagsusuporta. At sana po ay papatuloy doon po kayo magsuporta sa ating channel. No? At sa mga hindi pa naman at kailangan ng crime assistant, mag-PM lamang po kayo or mag-join po kayo sa ating membership. 129 pesos yan. For your monetary support, and then mag-PM po kayo sa akin. Dito sa aking messenger, pulisya po, at pag-connect, para po makakausap nyo tayo, mag-usap tayo online through video call or tawag po para mas malinaw at kapag-usap tayo ng medyo matagal at marami tayong ka-clarify na detalye na galing sa inyo para ma-assist natin kung ano ang maaari, ang posible mangyari sa inyong mga dispute o kayong kaibigan. Maraming salamat. So, ulit, no? Sana po huwag kayong magsawa sa mga members nyo. Huwag nyo i-cancel yung membership. Tuloy niya po yan. Maliit po na bagay po. Isang ano lang yan. Kung tutuusin ay isang value meals lang po yan sa isang buwan. So, ang dahil po sa isang value meals, so, ang laki pong tulong po sa katulad kong maliit na content creator or blogger, ay yung amount na yan. Huwag po kayong manghinayang dyan. So, malaki po ang potential niyan na mag-boom pa tayo. So, maraming salamat. Thank you for watching. See you again in my next video.